nag-follow doon sa mga dating BBM vloggers, tapos hindi napaboran sa kanilang mga hinihingi siguro. Tumambling, bumaliktad, umataki ng paninira. O gayon, ito yung pino-float nila. Ano kayo ngayon? Kahiya-hiya kayo. So, nakikinig kayo sa mga kasinungalingan. Ano niya, Mr. Maravillas? Kamusta? Para niya, nasa hotel ka? Hindi man po. Nasa kwarto namin ako. Linggo naman ngayon. Kaya dito na lang muna tayo magpoprograma. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung mga balita ngayon. Basag po, mga kababayan, yung mga nagpapalaganap ng fake news tungkol sa video ng ng ating Pangulong Bongbong Marcos daw. Ang bumasag po, mismong yung kanilang patron, si Maudix. Nagpa-preskon po si Maudix kahapon doon sa Davao para linawin po yung mga controversies, lalo na yung mga isyo sa Distab. Nag-deny po si Maudix na kinakausap niya yung mga generals. Sabi ko sa inyo, pati yung issue, mga kababayan, sa ICC, sabi ni Maudix, mga kababayan, wala man na niyan kinalaman si Marcos. Kita na ninyo. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang basa mo, bakit biglang kambyo si Maudix? Sabi ko sa inyo, ang latay kasi po ng lahat ng propaganda laban kay Pangulong BBM ng kanya mga supporters po, lahat ang tama kay Inday. Kaya sa tingin ko po, ito yung rason kung bakit nagpa-presscon si dating Pangulong Maudix. Damage control po. Hindi kasi ninyo pinag-iisipan yung inyong mga propaganda. Imbes na gumanda yung image po ni Inday at ng pamilya Duterte, ayun, lalong bumantot po. Sumama yung imahe po ni Inday. Parang tamaan niya, Mr. Maravillas, yung mga analysis mo. Tayo po, mga kababayan, yung may truthful analysis po. Hindi po tayo nagti-fake news. Kaya nga po, mga kababayan, yung panawagan ko sa inyo na you follow my subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel para labanan natin yung mga fake news na mga DDS vloggers. Huwag kayong nagpapaniwala doon sa mga dilawang DDS po. Lahat po mga haka-haka yung mga contents nila. Mga paninirang puri. Kaya sabi ko kahapon, nag-live ako, mga kababayan, I am appealing po sa lahat ng mga Marcos loyalist. Lagi po ninyong ilalike and share and subscribe yung mga BBM vloggers, lalo na dito po sa ating channel. In more than 31 million po tayo. Yung mga DDS po, mga supporters po ni Inday, yung pamilya Duterte po, mga more or less 2 million lang po sila. Maiingay lang po. Kaya nanalo po yung mag-ama dahil sa Marcos loyalist, ginamit lang po nila para manalo sa mga national positions. And ito yung rason, mga kababayan, kaya damage control si Digong, nagpa-presscon. Kasi pagtuloy-tuloy po na na-turn off yung mga Marcos loyalist, babalik na lang po sila sa Davao. Si Inday, babalik na lang po sa Davao. Magwi-withdraw ng support po yung mga Marcos loyalista kanila. Tama po yung ating analysis. Pero wag po kayong pauuto dito sa presko ni Maudix. Inihilot lang po kayo ng mga Marcos loyalist. Kaya sinasabi niya ngayon na wala mang kinalaman sa ICC po si President Bongbong Marcos yung possible na pagpasok uli o pagbabalik natin sa ICC. Na feel nila yung init po nang magsimula ng mainis yung mga Marcos loyalista kanila. But sabi nga natin, before tayo na magpatuloy, before ko sa inyo ibigay yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa.
Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang yung pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala ng Malinis and Spacious Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international. Kahit saan po kayo gusto mag-travel, pwede na kayo. May nag-inquire po kasi sa atin kung saan magpapabooking. Dito na po sa amin, sa Colossal Fitness Gym. Contact lang po ninyo yung number na... Ito po yung anak ko, Jilon Maravillas. Pwede ninyo lang na kontakin siya. Pati mga booking sa hotels, bills payment po. Kasi may bayad center na po kami dito, pati Paymaya. Pwede na po dito sa amin. We have our legit business po. Hindi tulad nito mga DDS vloggers na pakapi ng pakapi. Ingi ng ingi. Yung iba, Gcash. Ginagamit lang po kayo sa pangangwarta nila. Tayo, legit yung business natin. Nagbabayad tayo ng buwis sa gobyerno. So, ang Colossal Fitness Gym po is located at the third floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay, Philippines. For inquiries, contact ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Number niya, 0966-802-0949. Ayan po, May Firmax Automax din tayo po, mga kababayan. Anti-aging. Legit ang business natin. Ayan yung para sa Grab Car. Car rental po. Ayan ang aking poging anak. Lagi na pong matao sa amin. In-invite ko po yung taga Palacio Malacanang. Ito, si Asik Betdilion ng DILG. Ito yung Vice Governor po ng Albay, si... Glenda Ong Bungaw. Ito, Neda Director po ito ng Region 4. Legit po yung ating negosyo, mga kababayan. Pero yung mga mayayabang po na mga DDS vloggers, ingi nang ingi po. Kung hindi po pakape, Gcash, tapos ang yayabang nila, wala kayo pong wala kayong binatbat, lahat lang kayo hangin. Di ba? Ngayon lang po kayo lumitaw na panahon ng eleksyon at nang maoso yung social media. Itayo po mga kababayan, hindi sa pagmamayabang. Close to 40 years tayo na practicing journalist po. 17 anyos pa lang po ako mga kababayan. I started 1984. Reporter na po ako, 1984 pa lang. 17 years old pa lang ako. And I retired 2016. Prime time commentator po tayo. Lahat ng position po sa local media na nahawakan natin. Naging reporter, news writer, news director, announcer, chief announcer, production manager, station manager. Tapos mamaliitin ninyo, sabi nga sa Bicol, dugay na kamo. Pero kung magyabang ito mga DDS vloggers, kala mo kung sino sila. Tama po, mga kababayan. O, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. O, ito po si Maudigs. Sabi dyan, denial of Duterte. Nagpa-presscon po doon sa Davao. Itinanong yung tungkol sa video ng ating Pangulo daw na gumaganon. Saka, kayo ngayon? Mga anti-Marcos vloggers? Sabi na, mga fake news peddlers kayo. Ang daming nauuto mga kababayan. Kawawa man yung mga viewers nila. Yung ibang mga viewers nila nanonood sa atin. Kinukumbinsi tayo na kumampi sa kanila. Share ng share po ng mga videos ng mga fake news peddlers. Kala nila, mauuto tayo. O ngayon, yung mismong patron ninyo, yung inyong sinusupport na si Maudigs, siya mismo yung nagsabi, wala ba na niyang ganyan? May mga leaders niya, yung minensyon ko noon, mga mayors niya na gumagamit ng cocaine. Pero wala man ang video na yung sinasabi nila. Basag na basag yung mga fake news peddlers po. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Ganun ko lang po para hindi ma-restrict. Importante po yung audio. Madali po mga kababayan. I-play ko po.
Mayor, ayoko patulan to, pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger, Maharlika, in social media, masyadong sikat niya yung sinabi niya, may video daw siya. Binatulan ni Harry Roque yung fake news? Nag-ano ng pulboron, yung isyong pulboron. And ang nagbibigay daw eh si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagkukokain. I just don't know. Yung kampanya po, niririas right nila. May lumalabas po na kanya. Wala yan. Wala diyan, Anya? Yeah, video. Video? Well, I can see that every... Hindi lang leader. Maraming leader dito. Maraming mayor dito nagkukokain. Maraming mayor ngayon nagkukokain? There's no such thing. There's no such thing. Matagal na lumabas yan. Matagal na niyang lumabas yung yan? Wala yan. Wala. So narinig ninyo mga kababayan, malinaw na. Mga fake news peddlers, ano pa kayo na nagpa-follow dito sa mga anti-Marcos vloggers? Nag-subscribe kayo. Yung iba nga umalis dito sa akin. Lumipat. Nag-follow doon sa mga dating BBM vloggers, tapos hindi napaboran sa kanilang mga hinihingi siguro. Tumambling, bumaliktad, umatake ng paninira. O gayon, ito yung pino-float nila. Ano kayo ngayon? Kahiya-hiya kayo. So, nakikinig kayo sa mga kasinungalingan. Basag na basagan niya, Mr. Maravillas. Yan kasi, mga kababayan. Pero diretso lang niya kayo po sa panonood ng mga ganitong fake news. Buhay naman ninyo yan. Di ba? Gusto ninyo magpaloko? Sige lang, paloko lang kayo. O ngayon, may isa pa rito ipaparinig ako sa inyo. Tungkol ito sa isyo ng ICC. Mismo nang sa bibig mga kababayan ni Mau Diggs. Ang sabi niya rito, wala man na niyang kinalaman diyan si Marcos. Matagal na niya yan. At kung pumasok niya sila rito, di anong problema? Matanda na niya ako? You see? At ito niya, ginawa ko para sa bayan. Kung mali niya, di okay niya. Pwede niya sa iba, mali. Pwede naman sa iba niya, tama. Sa akin niya, ginawa ko ito para sa bayan. Yung EGK na gustong imbestigahan po ng ICC. Ito po, mga kababayan. Ito yung ginawa sa hotel. Demsing Hotel. Galing sa video ni broadcaster Dennis Lasso. Para alam ninyo na authentic yung source natin. Ginawa ito kapon, papresko ni Mau Diggs. So iparinig ko sa inyo. Yeah, pa. Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. Marcos daw has nothing to do with the ICC. Interfering in our private affairs. In the sense that it intrudes into the sovereign of sovereignty of the other nations. Marcos walang ano dyan. I'm not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan, ICC na yan. Matagal ng ICC na yan. Walang kinalaman si Marcos. Nandiyan na yung ICC na yan. Or wag na lang wag na natin bigyan ng importansya yung ICC. Let me just address the Filipino people. For once. Narinig na po ninyo, mga DDS vloggers.
Kayo man lang yung mga gumagawa, ang hilig ninyong gumawa ng istorya, tinuturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng ICC. Mismong yung patron ninyo nagsabi, matagal na niya yan, wala man na niyang kinalaman dyan si Marcos. Pero niya, Mr. Maravillas, parang tama yung analysis mo na damage control si Maudigs. Sa aking palagay po, sa aking pananaw, damage control siya kasi nagagalit na yung mga Marcos loyalist. Pag ang kanilang narrative of lies, propaganda ng kanilang mga fake news peddlers na mga vloggers ay magpapatuloy po, totally mag-withdraw ng support yung mga Marcos loyalist sa kanila, sa kanilang mag-ama. Pag nag-withdraw po yung mga Marcos loyalist ng support sa kanila, sa mga Duterte po, talo si Inday. Hindi na niya magagamit yung mga Marcos loyalist po para manalo tulad ng nangyari po nang tumakbo si Inday sa pagka-vice presidente. Kasi po, sa katotohanan, Marcos loyalist po ang naglagay sa mga Duterte sa national positions. Kay Maudigs noong 2016, Marcos loyalist, ginamit ni Maudigs po si Aimee Marcos. Hindi man po sila kilala sa buong Pilipinas. Dabaw lang po sila. At noong last election po, kaya nanalo si Inday, sinupport po ng mga Marcos loyalist kasi kayo ni Tim po ng ating Pangulong BBM. Kaya po, yung ating analysis na kaya po mas marami yung boto ni Inday kasi yung mga DDS hindi bumoto kay BBM. Kaya nakuha na boto ni BBM po 31 million plus, si Inday 32 million plus. Yung excess na 1 million. Hindi nga po, less than 1 million po. Yung lamang ni Inday kay PBBM, yun man lang po yung DDS. Tama mga kababayan. Huwag kami mga fake news peddlers. O ngayon, ito yung balita sa Politico nyo. Sabi dito, tired Rodi Duterte rolls out 2025 run. Retired na talaga ako. Pinipilit kasi ng mga DDS na lumaban pa si Diggs. Sabi dyan, weeks after floating a possible senatorial bid, former President Digong is no longer interested in seeking an elective post in the next election. Yan niya, Mr. Maravillas. Di ba yun ang strategy niya? Opo, yung laban bawi, atras abante. Pero ultimately, abante. Para lagi pong pag-usapan siya, mga kababayan. Pahulaan, yun ang style mga kababayan ni Maudigs. O kaya ngayon, ito yung sinasabi niya. I'm telling the truth. Wala na ako. Maski gusto ko man, pero hindi na kaya ng katawan ko. Why do I have to make some pretensions here? He said during a press conference with the Davao Media kahapon. Kasama ito kasi almost 2 hours yung press con niya. Kasama to sa sinabi niya doon. Tapos kasama din yung pag-deny niya na nakipagkita siya sa mga nakipag-usap siya sa mga generals, retired generals para sa this time. Ugas kamay po si Maudigs. Alam niya kasi ang possible na mangyari sa kanya, malamang mga kababayan matulad siya kay Trillanes. Ipabit-bit siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos pag hindi siya tumino. The 78-year-old leader admitted that he is also tired, even finding it disgusting to meddle in politics. Disgusting to meddle in politics, yun mismo yung ginagawa niya. Tumigil lang siya sa kada daldal kasi yung istasyon niya na damay, yung SMNI, sumara, at malamang madiritso ang matawag dito, cancel yung franchise. Nandamay sa kalokohan niya si Kibbs. At si Kibbs, imbestiga ng Senado. Damage control po si Maudigs. No more politics for me. I am retired. Retired na talaga ako. I'm tired. Ayoko ng politika. Hindi naman ako nasusuka. I find it disgusting for me.
to still meddle in politics. In November, Duterte said he would be forced to run for senator or vice president if his daughter, Vice President Duterte, Sara Duterte, is impeached from office. His remarks came after the vice president drew criticisms over the controversial use of confidential funds. So, anong nangyayari mga kababayan? As usual, Duterte versus Duterte, kinukontra niya yung sarili niya. Siya man lang yung siging daldal. Natatakbo siya. Pagkatapos, hindi na naman tatakbo. Ito pa. Duterte stands with the friend Kibuloy, hits unfair SMNI suspension. Kasama to sa pinag-usapan doon sa presko niya. Sisingalipin po si Maudix. Nadama yung kanyang friend na si... yung istasyon po. Diritsoan pa rin ninyo po, mga congressmen. Niloloko lang kayo para siguro tigilan na yung investigasyon at hindi na ipasara. Pag nakita ninyong may violation, ipasara pa rin po ninyo. Bawiin ninyo yung franchise. Huwag kayong pauuto dito sa mga sinasabi ni Maudix. Sabi dyan, former President Digong has thrown his support being support behind Pastor Kibuloy. Ang concern ko lang ngayon is to help my friend si Pastor dahil sa totoo lang, itong NTC, wala naman silang nakita. They have not come up even an allegation of any wrongdoing, sabi po niya. Anong wala? Tambak po yung nakita ng Congress at saka yun ang naging base ng desisyon ng NTC. Wala akong nakitang procedure na tama na sinunod, sabi ni Maudix. Kita ninyo, inaakusa niya yung NTC ngayon. Ikaw, wala kang nakita. Yung NTC po, mayroon, pati yung Congress. Siyempre, kayo po walang nakita kasi barkada ninyo yung may-ari. Si selective justice po kayo. Pag barkada, walang nakita. Pag hindi barkada, pagkaaway, maraming nakita. Tulad ng ginawa ninyo pong pagpakulong kay Dilima, yan tuloy. Nakalabas na si Dilima. Ito pa, Rodi rejects Disturb Link, urges Pinoy to follow rule of law. Ayan po, biglang kambyo po. Matutulad siya kay Trillanes, pwedeng pondilyuhan siya ng ating mga authorities. Wala na siyang immunity. Sabi dito sa balita, former President Duterte said only stupid people will link him to destabilization efforts against the administration as he urged Filipinos to observe the rule of law. What? Anong rule of law sinasabi po ninyo? Kung rule of law, di dapat pumasok na yung ICC rito para may rule of law. Di ba? Rule of law, bakit nananawagan kayo na di na magbayad ng buwis? Civil disobedience? At ginatungan pa ninyo doon sa programa na sinuspindi ng MTRCB. Nanawagan kayo, di ba? Recorded yun eh. Nanawagan kayo sa military pagkatapos sa police na mag-intervene. Tapos ngayon, babaliktad kayo sa inyong kwento. Recorded yun lahat. Sabi rito, earlier in the day, former Senator Antonio Trillanes said people agitating active military members were allied with Duterte's. Yung pong mga retired military, generals, at mga colonel, captain, yung mga PMEers daw, na nagpirma ng manifesto, lahat yung supporters ni Maudix. Tapos hugas kamay kayo ngayon. So sabi niya, who in the right mind, police or military, will meet with me to talk about destabilization? Duterte said during a press briefing kahapon, why should I do that, Anya, to find someone to replace Marcos? I am comfortable with Marcos. Why should I replace him? Nagsumbong kasi yung mga military. Nasupla. And as a result of that, mga kababayan, sabi nga sa mga balita na na-receive natin, yun ang dahilan kung bakit kinukonsider ng ating Pangulong Bongbong Marcos na papasukin na yung ICC dito sa ating bansa. Nagka-sword of Damocles kasi. Yung sword of Damocles, mga kababayan, humahagod-hagod na kasi sa ulo
ni Maudix, kaya nagpa-presscon siya. Yun ang katotohanan dyan. Para magbago ng isip, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, alisin yung ano, Sword of Damocles. Wag po, Mr. President, tuloy niyo lang po yung posisyon ninyo, i-consider ninyo yung pagpasok ng ICC para tumino itong matandang to. Sinusubukan ka kasi, tingin niya kasi, eh di ba, siya yung may sabi na weak leader po kayo. O ngayon, na-feel niyang strong leader ka pala at hindi ka pasisindak sa kanya. O kaya, biglang kambyo ngayon. Yes, sabi niya dito, Duterte said he has grown tired of such rumors. I do not want chaos. Let us just follow the Constitution. Change can happen through a democratic process, but not through bloody revolts or destabilization. Every time there is destabilization or you break the process of democracy, you take a gamble. Destabilization is not the solution. Let the people decide. That is why we have elections. Let democracy work. Help democracy work. O, diba? O, sino na ngayon mga DDS vloggers? Sino na ngayon ang weak leader? Diba umatras yung patron ninyo? Nasabi ninyo matapang? Sabi rito, asked if he is satisfied with Marcos administration, Duterte said, in a sense, we have not seen any issue of corruption or abuse. In a sense, Marcos is treading a straight path. Naglalangis, mga kababaya. You see, sabi ninyo yung Congress na pinamumunuan ng mismong pinsa ni Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, pinakang bulok na institusyon. Tapos ngayon, bigla kayong kambyo na walang korupsyon. Straight path na ngayon yung tinatahak ni President. You see? Paiya kayo. Durog na durog niya Mr. Marabillas, yung mga Duterte. Dinurog nila yung kanilang sarili man lang dahil sa kagagawan nila mismo. Pati yung mga followers niya, durog na durog ngayon. Tama pa? Tama niya Mr. Marabillas. Talaga niya yung Mr. Marabillas, ikaw yung nagsasabi ng katotohanan. Yan man po talaga ang totoo niyan. So napatunayan na natin na sila yung fake news po. Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.